Hello guys, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Bale guys, welcome back po sa channel natin. Medyo madalang lang po yung upload natin ng video ngayon, gawa ng medyo kakaunti yung customer dahil sa GCQ, dahil sa pandemic na to. Tsaka isa pa, may ginagawa rin naman ako minsan pero hindi ko na nagagawa ng video. So guys, ito meron na naman po tayong tanggap ngayon. Bali, ito po ay isang Sharp CRT TV Blue Diamond. Sharp Blue Diamond siya guys. Ayan siya, Blue Diamond Slim. Ayan nakalagay. So, ang problema nito guys ay ganito. Papakita ko na lang. Bali, naka-plug in na yan guys. Kung bali, ipapower on ko na lang dito sa switch niya. Ayan. Ayan, bali, nag-power on na siya. Meron siyang blue. Bali, standby indicator niya. Or power indicator. Tapos, pag pindot dito sa channel app, mag-oscillate siya. Pero, ayan, kung nakita nyo guys. Bali, nag-flash naman yung screen. Pero, hindi siya tumuloy. Bali, ibig sabihin lang nun, nag-oscillate yung TV natin. Pero, hindi siya tumutuloy. So, yan po ay ang kadalasang sira ng mga Sharp. Kasi meron siyang protection circuit. So, pag may sira siya, kahit na konting sira lang, pag na-detect yun ng system IC niya, hindi siya magtutuloy sa pag-oscillate guys. So, babalik siya sa standby. So, bali yan guys, ang gagawin natin ngayon. Bali, yan na siya guys. Bali, na-unscrew ko na po siya. Ito na po yung likod ng TV natin. Natanggal ko na lahat ng mga screw. So, bali, bubuksan ko na lang siya para mas mabilis tayo. So ito. So dito lang yung tester natin. Lagay natin dito. Ayan. Tapos plug in ko. Dito tayo sa kanyang B+. Saan babanda? Dito, yung kanyang B+, yan. Kung titignan nyo yan, kung susundan nyo, ayan siya. Ground yata to. Ito, ito pala. Ito yung kanyang B+. So, ito, plug in ko. Ito yung kanyang B+ niya. Dito tayo. Meron siyang 132 volts. Hindi pa po siya nakapag-oscillate guys. So, tapos, dito tayo sa pin na to, hanggang dito yan. 132 sa collector. 132. Bali, plug-in ko na lang, ano ko na lang siya guys. Pindot na lang tayo dito sa kanyang channel app. Para, tapos, dito na lang muna tayo abang sa kanyang vertical section, sa vertical supply niya. Kasi kadalasan kasi pag sa mga ganito, yung kanyang vertical ang nagkakaproblema. Ito na yung sa vertical supply niya. So dito muna tayo guys. Titignan natin dito kung meron ba tayong masusukat na voltage dito. Dito. Dito na tayo guys. Tingnan natin. Power, pindot ko na lang ng yung switch niya. So yun. Nag-oscillate siya guys, meron naman siyang supply, tapos namatay din, nawala rin. Nakita nyo ba? So, ulitin natin. Bunutin ko muna. Tapos plug in ko ulit. Tapos dito ulit tayo sa kanyang vertical supply. Saan na yun? Ito. Bali.
Ayan siya guys, meron siyang 28 volts. Tapos namamatay din. So ang gagawin natin dito guys, kasi nga kung hindi natin alam yung protect niya, mag-abang muna tayo doon sa kanyang output ng ating vertical supply. Sa output na tayo. Ito, abang natin yung tester natin dito sa kabila. Dito na lang. Ayan, dito. Ayan siya. Kung magkakaroon ba siya ng supply dito sa kanyang output ng vertical niya. Ito, dito yung vertical. Ito yung output ng vertical natin. So, plug-in ko na lang siya muna. Tapos mamaya, ito siya. Sana ba yun? Kanina. Ayun, ito. Dito yan. Kung pwede rin kayo dito, pwede rin dito kasi magkarugtong lang naman yan. Ayan. Bali, plug in. Ibali, power up. So, ayan guys. Hindi gumalaw yung tester natin. So, ibig sabihin yan, pag ganyan siya guys, na hindi gumalaw yung tester natin, walang output yung vertical IC natin. Hindi siya nagkaroon ng out. Pwedeng may ibang sira o yung mismong vertical IC natin yung sira. So, bali ayan. Naka-plug-in na siya ulit. Pindot ako ng channel up. Tingnan natin yung tester kung gagalaw. Naka-range siya guys sa 10 volts AC. Ayan. So, bali yan guys. Kung nakita nyo naman siya, wala. Hindi gumalaw yung tester natin. Hindi gumalaw yung pointer ng tester. So, ngayon guys, pwede nating tanggalin yung vertical IC na yan tapos papalitan natin. So, nung tinignan ko pala yung vertical IC nito, kaya pala walang output yung vertical IC na AC na 6 volts. Ayan, yung vertical niya. Vertical IC niya. Ngayon guys, so, putok. Talagang basag siya guys. So, ayan o. Kahit na hindi na pala natin itetest to, kitang-kita na pala yung ebidensya dito. Vertical IC na niya mismo. Yung, ano, hindi ko kanina to titignan eh. Basta pagbukas ko, voltage check na kagad ako. Ganito na kagad yung paglagay ko ng board niya. So, yun. Bali, vertical IC niya. So, bali ito na guys. Bali, natanggal ko na itong IC na to. Yung vertical IC dito kanina. Na nakita ko na, yan o. Bakit ba ayaw pa? Medyo hindi siya, oh, basag guys. Talagang basag siya, oh. Makikita nyo siya, oh. Ayaw niya mag ano eh, mag-focus. Bali basag yung IC guys, vertical IC niya. So napalitan ko na to guys. Ayan, nahinang ko na rin siya. So, kanina, nung nag-voltage check tayo dito sa kanyang vertical output, yung papunta na sa yoke, wala tayong nare-reading guys na voltage dyan. Ngayon, try natin. Ito yung tester natin. Nag-aaral kasi nagmo-module yung mga anak ko. Ito, dito tayo, mag-ano ng tester natin sa kanyang vertical output. Yun o. Dito guys, kanina nang nag-test tayo dito, tapos pagpindot natin ng channel up, wala siyang reading guys. Ngayon, try natin kung magkaroon na siya. Ayun guys o. Mayroon siyang 6 volts. Ayun siya o. 6 volts guys sa analog tester natin. So, hindi na siya nag-hold down guys. Bali, tuloy-tuloy na siya. Pag hindi na siya nag-shutdown guys, katulad kanina. So, hindi ko na-disable yung protect nito. Bali, nagpalit na lang ako ng vertical IC. Kasi, hindi ko naman siya masyadong kabisado yung protect ng... Ayun! Merong problema siya guys. Kung napapansin nyo. Dito, parang may guhit at punta sa taas. Tapos, mukhang yung kulay niya, mukhang puro green. Hindi ko lang alam to kung ano, pero subukan ko muna ng magpindot dito sa kanyang menu.
kung kumpleto ba yung bolte, yung ano niya. So ayan guys, yung display, meron pang problema sa taas. Dito, mga halos ano, malapad dito, tapos doon maliit. Tapos yan hanggang dito, medyo parang may guhit-guhit siya. Ayan. So, hanapin natin yan guys, mga kapasitor lang naman yan. Yung kulay niya, parang green lang at saka blue. Walang red. So, try natin yan mamaya. Tingnan muna lang. Unahin natin itong ito na mawala. Ito yung mga kapasitor dyan. Baka mayroong tuyo na kapasitor dyan. Yan muna ang unahin natin na kapalitan. Sa vertical IC nito. Sa vertical side niya. So, gumana na siya guys. Kaso, meron siyang problema. So, bali yan guys. Bali, meron akong natanggal dito sa vertical side niya na kapasitor dito. Ganda dyan. Bali, yung natanggal ko dito, ito. Yung 100 microfarad by 50 volts. Bakit ayaw? So, post, ayan o. 50 volts, 100 microfarad. So, dito tayo guys sa ating DIY na kapasitor tester. Test natin dito kung plugin ko muna to. Meron. Bali, yan siya guys. Nung tinry ko siya kanina, konti na lang yung karga niya. Kaya, matatagalan pa bago ganun yung nagiging display niya. Tapos, pag tumagal, nagiging okay rin siya. Pero, kahit na okay yung sa taas, yung lapad, pero meron pa rin guhit-guhit guys. Ayan o. Bali, charge ko muna. So, yan o. Wala. Kakaunti. Oh, nag-spark din siya pero maliit. Konti na lang guys. Oh, yun. So, ito naman yung nahanap ko, pamalit. Bali, ayun siya. Ito, charge natin. So, yan. Bali, spark ko. Yun, ang lakas. Yun guys. Yan, lakas. So, bali, ito lang yung kita ko. Tinanggal ko na yung iba, yung dalawa, yung 35 volts, 1000 microfarad. Tapos yung sa filter cup ng supply niya, yung 50 volts. 50 volts siya, 470 microfarad. Ito, yung isa. Ito yung isa. Tinanggal ko na to, tapos ito, tinanggal ko na rin to, tapos tinry ko, okay naman siya. Ito lang yung nakita ko na medyo mahina na. So ngayon, pa-plug-in na lang natin ulit siya para makita na natin kung ano yung resulta ng gawa natin. Ngayon, pa-power on ko. Ayun na. Tapos, silip siya guys. So, tingnan natin ulit kung okay na yung display o ganun pa rin. So, yun guys. Nung pinalitan natin yung kapasitor na yun, okay na yung display niya. So, makikita nyo, mukhang dito, puro green. Tapos doon, meron naman siyang blue. So, lagay na, try ko muna siya guys na iharap sa atin yung TV. So, yan guys, bali pinaharap ko yung TV natin ngayon. So, plug in ko na lang muna siya ulit para makita natin kung ano ba yung display niya. Ayan, nag-oscillate na. Bali nakita nyo, bali na nagano yung screen. Tapos yan guys, so, kulay green siya. Talagang green na green, no? Oh. Dito naman, mukhang yellow naman yung kulay. Nung nilagyan natin siya, no? Ayun, meron naman siyang red. Red naman siya, guys. Pero, mukhang ang lakas ng pagkakulay green niya. So, ito mukhang kung sa camera natin, medyo maitim. Pero red naman, guys, kung titignan ko. Sa seating muna tayo. Each time I try.
itong tent na to, lagay na lang natin dito para hindi siya masyadong yung green. O baka naman yung picture tube na nito ang medyo medyo mahina na, kaya ganyan. So lagyan muna natin siya guys ng signal na. So yan siya guys, bali meron na siyang signal, pero kung napapansin na yun, oh, meron naman siyang blue sa bulyo, meron namang red, pero lahat ng kulay, bali green na, talagang matingkad yung pagiging green niya. So titignan natin ngayon kung ano yung, kung bakit puro green yung sa green na nun side ng CRT base, CRT socket, CRT board natin. Titingnan natin doon. So yun guys, bali papatayin ko muna to, titignan muna natin doon sa likod. So ito na siya guys, bali ito yung kanyang pin ng CRT socket natin. Bali ito yung kanyang ground, kulay blue ang ito yung sa blue, ground, heater, red, G2, o yung screen niya, tapos green, tapos ito yung ground, medyo malabo. Ayan, ito yung ground. Ulitin natin, ground, green, G2, o screen, red, ito yung kanyang heater, ground, tapos ito yung blue, tapos ground ulit. So yan guys, bali dito tayo sa kulay green magfo-focus. So bali ito guys, bali napalitan na natin ito lahat. Bali nag-test ako dito kanina yung mga transistor, na-check ko na siya. Ito yung sa kulay green, ito yung pinaka ano kanina na talagang chinek ko. Ito yung kulay green, tapos itong blue chinek ko na rin. Tapos yung mga resistor, check po, puro good naman siya guys. So ang nangyari kasi nag-check ako dito sa lahat ng mga voltage dito, naging okay naman siya, pero pag plug-in ko, green pa rin siya guys. So ang ginawa ko dito guys, ito yung ginamit ko, bali papakita ko na lang sa inyo, no? Ito yung DIY na rejuvenator ko. So ito guys, try natin ikabit. Ito yung sa heater niya. Ito. Ground, blue. Lapit natin yung camera natin. Ito. Ito yung ground. Ito yung kulay blue. Ground ulit ng heater. So lagay na lang natin to. Tapos dito yung heater. Tapos ito naman yung blue at saka red natin. Dito yan, bali ito ground na connection to, bali dito kasi sa gilid ng heater natin is red, tapos ang G2 red, G2, tapos ito yung green natin guys, ito yung green, tapos yung kasunod nyan is ground na, ground na yan, tapos ito yung green, ito yung green nyo guys. So ayan, nakakabit na siya. Tapos dito yung rejuvenator natin, i-plug in ko na lang siya. Wait lang guys, plug in ko lang muna kung ano yung mangyayari dito. So ayan guys, bali lagay natin siya sa 6 volts, tapos on natin yung heater niya. So naka-on na pala itong switch niya dito sa taas, naka-on na siya. Off muna natin to. So ayan guys, pag on natin, mukhang hindi siya masyadong umiilaw guys. Lipat natin siya 9 volts. Ayan o. Ayan o. Umiilaw siya. Tapos off ko. Ayan. Off ko ulit. Pero kanina to guys, pag on ko, ganyan siya. Bali, nagbiblink siya. Nung hindi, kasi nasubukan ko na to kanina. Nagbiblink siya. Tapos pag off ko dito, off ko yung switch nito sa heater. Off na. Off ko. Nagbiblink ulit siya. Ngayon, dahan-dahan lang siya guys, unti-unti siyang namamatay. Oh, ayan oh, naka-on na yung ano niya. Oh, switch off ko itong heater niya. Oh, ayan oh, dahan-dahan lang. Ayun. Oh, ayun, napansin niyo. Ayan, on ko ulit. Oh, ayan. Umilaw siya guys, pero hindi siya nagbi-blink. So malinis na siya guys.
hindi nakatulad kanina. Bali, hindi ko kasi napakita kanina kasi sabi ko baka si Chuchum niya madumi na. Kaya yun, sinubukan ko. Yun na nga, nagbi-blink siya. Yung paggagawa kayo dito, pag in-off nyo kasi itong heater na to, dapat yung switch nito, dahan-dahan lang yung pagpatay ng ilaw na yan. Pag off natin ng heater niya. Tingnan nyo guys, off ko dito. Pero yung dito sa kabila, oh, naka-steady siya, on. Off ko lang, ito lang muna yung off ko, ito. Oh. Ayan, no. Oh, dahan-dahan lang guys, unti-unti lang siyang namamatay. Hindi siya, kunyari, nagbi-blink siya. Tapos parang hindi siya, ano guys, parang hindi siya malinis. Subukan natin sa red, kasi green lang kasi yung sinubukan ko kanina. Lipat muna natin dito sa red, itong blue na to. Kahit saan naman dyan, ilipat mo. Para mas ano, ilip yung blue, lagay natin sa ground. Tapos, ito naman yung sa red niya. Dyan natin nilalagay sa red. Tapos, i-switch on ko na lang itong heater niya. Ito. So guys, on ko na lang ulit siya. Tapos, so, on ko ito. Andahan lang. Yun. Yung guys, oh, napapansin nyo, oh, nagbi-blink siya. Ayun. Oh, unti-unti lang. Oh, so, lilinisan na lang natin. Napapansin nyo guys, nag-blink siya, tapos, hindi siya talagang, oh, hindi siya masyadong maliwanag. Nag-blink siya guys kanina, kung napapansin nyo. Ayun, oh. Oh. Ayun, mali yun na. Ayun, maliwanag na siya guys. Tapos, switch off natin kung ano yung mangyayari. Ayun, unti-unti rin siyang humihina guys. On ko ulit itong heater niya para makita natin. Nag-sitting na lang ako guys ng 9 volts pero hindi naman siya totally na 9 volts. Parang yung out nito is yung 4.5 lang yata to at saka 8 or 7.5. Kasi dinugtungan yung supply nito sa transistor radio ko lang kinuha yung transformer nito na yung supply is 4.5 volts tapos yung nagbi-blink pa siya guys nakita niya is 4.5 volts tapos dinugtungan ko na lang ng winding para magkaroon siya ng 9 volts pero dinugtungan ko muna yung 4.5 na yun bali nag-test ako dito 9.8 ang 6 volts pero yung tester ko dati nagluloko yun eh kaya siguro kung lagay ko siya sa 6 volts yung switch dito hindi siya masyadong maliwanag yung heater niya. Siguro baka hindi siya totally 6 volts dito. Pero nilagay ko siya dito sa switch niya na mas mataas yung voltage ng heater. Okay na siya. Ayun guys, maliwanag na siya guys. Kontra kanina. Tapos hindi na siya nagbi-blink. So papatayin ko. Ayun. Ngayon, lipat naman natin itong kulay red. Dapat maano tayo dito. Maingat tayo dito guys. Ingatan natin. Baka makuryente tayo. Direct kasi to. Lipat natin dito guys sa kulay blue. Ayan guys, nakalipat na siya. Balion ko ulit tong heater niya. Ayun, nabiblink rin siya guys. Oh. Nakukansin nyo. Off ko muna ito. On ko ulit. Ayun. Ayun oh, nabiblink siya guys. Ayun, liniwanag na. Ililinisan ko na lang siya. Napapansin nyo yun guys, kung pag masyadong marumi kasi yung picture tube, napapansin nyo, parang may tumutunog pa doon, parang nag-spark doon sa loob ng picture tube natin. Pero ngayon, wala naman akong naririnig, pero yung ilaw dito, bali nag-blink siya. Ayan o, okay na siya guys o. Off ko yung heater, okay. So ulitin natin. Isa pa, kasi nung nag-off ako ng heater, nung malapit na siyang mag-off yung ilaw, nag-blink siya. So, ulitin natin. Off ko na lang ulit. Yun. Parang nag-ano pa. Blink ulit. So, off natin. Isa pa guys. So, last na lang to. Off ko dito muna guys. Off ko ulit. Ayun, okay na. So, tatanggalin ko na to guys. So, ayan. Bali, babalik na lang natin tong CRT socket niya. Babalik natin. Tapos, titignan ko kung ano yung
kinalabasan guys, yung display niya. So, ganun lang guys yung pag-rejuvenate ng TV natin. So, ayan. Bali, titignan natin kung kasi yung display. So, ito. Pa-power on natin. So, ayan guys, oh. Hindi na siya katulad kanina, yung talagang kulay green. Oh, maliwanag na guys. Maganda na yung picture niya. Hindi siya katulad kanina na halos lahat ng display niya is kulay green. Yan, oh, blue na siya guys. Oh. Blue na siya. Oh. Oh. Tapos ito, kanina kasi parang green yan eh. Ngayon, kulay dilaw siya. Pag ano ng channel niya, ayan o, kulay dilaw siya. Hindi siya tulad kanina, no? Kulay green. So, okay siya guys, dadagdagan ko lang ng screen, tataasan ko ng konti. Ayan o. Kahit tinaasan ko guys, hindi katulad kanina, no? Parang green yung kulay niya. Ayan o, maliwanag yung, kung napapansin nyo, yung input na yan, kanina hindi ito masyadong makita. Tatanggalan natin siya ng ano guys, ng signal para makita nyo. Ayun o, maliwanag yung kulay na red na yan na input. Makikita mo talaga, hindi katulad kanina na kung hindi mo titigan na igi, hindi mo siya makita. Ayan guys, tataasan natin yung screen guys. Ayun o, hindi siya katulad kanina na parang kulay green. O, pag tinaasan ko yung screen. O, ayun o. Ayun siya guys o, diba? Mas okay yung display niya. Kasi hindi katulad kanina. Lagyan ulit natin ng signal guys. So yan guys, bali. So yan o. Maliwanag na siya guys. Hindi katulad kanina ito. Yung ano lang sa flight natin. Ikulay green yun. Ngayon, wala na. Hindi na siya green. Maliwanag na yung picture niya guys o. So guys, hanggang dito na lang po muna tayo sa video natin na to. Hanggang dito lang muna tayo. So, ayan. Sana may natutunan kayo sa ating munting video na to. So, sa mga bago pa lang po guys, sa kakadalaw pa lang sa ating channel, baka pwedeng like at saka subscribe na rin guys sa mounting channel natin. So maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na. Maraming salamat sa inyong lahat. So hanggang dito na lang tayo. Pansamantala, paalam.